Yo, what's up mga kagulong? Welcome ulit sa isa ko na namang vlog. Long time no see. So, tonight pala, ang gagawin natin is mag-i-install tayo ng ilang accessory. Isang taillight lens, tsaka yung isang gas tank na rubber. Para siyang ano, basta pag-iwan ko na lang sa inyo mamaya. So ito na siya mga lodi, unahin natin to. Ito yung rubber cup duck tank. Yun yung pangalan niya sa description eh. Ang nilalagay ito dun sa may malapit sa pantakip ng gas tank sa ilalim. So papakita ko na lang sa inyo kung paano siya ikabit. Madali lang, napakasimple lang. Tapos ito yung ating taillight lens. So clear lens to. From Indonesia. Ayan. Indobrand. Ayan siya, Narita. Mika Lamp Stop Plus Sen BLK Honda Beat puti-puti. Oh, puti-puti daw, kaya clear lens. So, ayan siya. Pakita ko lang sa inyo bago natin ikabit. So, naati siya sa dalawa. Ito yung pinaka taillight lens yan. Kita niyo naman. Clear. Yan. Ang ayaw ko lang dito, ito, nakahiwalay pa siya. Yung ilalim. So mga kagulong, huwag na natin patagalin. I-install na kagad natin. So simple lang naman mag-alis ng taillight lens. May dalawa lang yung screw dito. Kung intact pa itong dalawa na winker lens, may mga ano pa to, pampakapit, kaya mahirap tanggalin. Pero sa akin kasi, sa case ko, madali nang tanggalin to. Kasi second hand ko itong nabili, pinaltan ko rin to pala. Nung una, yung lens ko, mahirap tanggalin kasi nakakapit pa yung adhesive dito, yung pang waterproof. Itong pinalit ko is madali nang tanggalin yung dalawa sa gilid. Pinatint ko na rin pala siya dati. Ayan. Tapos itong taillight lens ko naman is yan. Napagtripan ko din ibahin yung itint yung loob na may design. So, ayan. Okay naman siya para sa akin. So, tingnan lang natin yung clear kung mas maporma. So, tanggalin na natin. So ayan, tanggal na yung dalawang screw. Ilahin nyo lang siya labas. Ayan o. Sumasama na pati yung lens nung winker. So ayan siya mga lodi. Ayan o. Pininturahan ko ng flat black yung loob. Kaya ganyan design niya. So okay pa naman yan. Ito for keeps lang din. Hindi natin siya ibibenta. Para ano, may pamalit tayo if ever na hindi maging okay yung ipapalit natin syempre. Eh stuck pa rin to. Matibay pa rin. So ayan, ganun lang kadali magkalas ng ating taillight lens. So pagkatapos natin baklasin mga idol, syempre install na natin yung bago. Pero syempre share ko muna sa inyo bakit ano clear lens ang iaano mo, ang ipapalit ko. Eh di makakasilaw ka doon sa likod. Sa akin kasi mga idol, hindi na dilaw to. Pinatang ko na ng siya ng LED, pula na talaga siya. So wala tayong magiging kaso.
mukha siya talagang pang taillight, hindi katulad nung ibang nag-clear lens tapos yellow pa rin. Nakakaano yun sa gabi, minsan kala mo kasalubong. So yung sa atin naman is napalitan na natin, kaya walang magiging problema. Pakita ko muna sa inyo bago ko install. So ayan, kita nyo mga idol, pulay-pula siya talaga. So ayan mga lodi, tinest fit ko na yung kaliwa. Pagka test fit ko, hindi ko na siya mahugot masyado. Kaya hinayaan ko na muna kasi baka pag winners ako, mag-crack pa. So edi sayang. So ayan, ang parang problem ako is dito na part. Ewan ko kung mali lang yung pag-slide ko or magpupush pa siya paloob kapag nilagay natin yung lens ng taillight. So ayan, pero dito naman sa party na to, okay naman siya. Ayan, sakto naman. Dito lang ako sa duda sa bandang ibabaw. Ayan, so doon na lang sa kanang side tayo, ipakita ko yung kung paano ko siya ikakabit. So ayan, ito yung kanan na side. Slide natin paloob muna. Ayan mga paps, na-push ko na siya paloob. Medyo ganun din yung case niya. May awang dito konti. Tapos okay naman dito sa harapan. Ayan. So ayan na yung dalawang winker lens. Ang next natin syempre yung ating daylight lens. Ayan, medyo okay naman eh. Siguro sa pag-way ko lang ng pag-push sa kanya. Pero dito naman, fit na fit. Nagkabila. Dito lang sa bandang part sa taas, meron ako na awang na konti. Yan. Sunod na natin yung ating taillight lens. Na clear din. So, ito, may slide lang ito eh. Ayan siya mga idol, nalagay. So tinake ko muna ng clear yung sa may ano, ilalim na lens samantala. Ayan, ayan. Tapos dun sa screwhan, tama naman yung butas niya. So talagang ganun eh, may awang siya eh dito sa part na to. So yun yung ating titingnan kapag tumagal, kung tatagos siya ng tubig dito. Alam ko merong adhesive yata dito or rubber, kung hindi ako nagkakamali. Kung wala, talagang ganyan siya. So ayan, i-screw muna natin para ma-secure. Siyempre, huwag nating sobrang tigpitan. Alam naman natin. Ano to? Fragile. Yan, fragile. Okay na yun. Tamang higpit lang. Ayan. So ayan mga idol,
nalagay na natin yung ating taillight at saka winker lens na clear. So, testingin natin kapag napailaw natin. So, ayan mga Lodi, try natin buhayin yung taillight at saka i-on yung ating signal light. So, ayan ang itsura niya mga Lodi sa yung taillight natin. Yan. Tapos, try natin i-signal. Yan. Yan sa ating right side. Yan sa ating left side. So, okay naman. Maganda yung itsura, okay din naman yung lens. Tapos, ayan, liwanag. Kasi itong halos lahat ng ilaw ko dito is pinantan ko na ng LED. So, ayan siya mga Lodi. Sunod naman natin itong mga Lodi, yung rubber cap ng fuel tank. So, madali lang ikabit ito. Buksan na natin yung upuan. Ayan. Oh, Kentai. Nice sticker. Shout out, Kentai. Ayan. So, dito natin siya ikakabit. Most probably, alisin natin itong block na to. Ayan. Simulan na natin. So, dito naman mga idol, walang kailangang tools dyan. Kailangan lang nating alisin itong takip ng fuel tank tsaka itong rubber na papalitan natin. So, punasan muna rin natin para okay tingnan. Ayan. Alisin na natin. Tapos itong rubber cup. So, yan dumi. Takpan muna natin, baka malipad yan ang kung ano-ano sa loob. Kailangan na ng repaint ulit to. Punasan lang natin ang bahagya. Ayan. Mga sa susunod, bili rin tayo ng ano, universal na takip ng gas tank para mag umayon dun sa ilalagay natin ngayon. Ayan. Pwede na yan, pansamantala. Isinin na natin ito. Ayan siya mga idol. Ayan. Ako kung ano nakasulat dito. Basta dito ito nilalagay. Ayan. Ganyan siya. Okay naman yung fitment. Tapos, sarado na. So, ganyan lang siya mga idol. I think ginagamit lang ito pang ano,
Diba? Kapag may show, pang details. So, functionality, syempre, functional wise, mas okay ito. Yung stock. Kasi kapag may umawas sa pag na gas, kapag nagpapakarga ka, dito siya pupunta. Dito mo siya pupunasan. Hindi, direkto dun sa ating tangke. So, ayan, anik-anik lang naman yan. Kumbaga, accessories. Nasa sa inyo naman yan, kung ayaw nyo. Ayan, ayun yung trip ko. Kaya, ganyan lang naman siya ikabit. Ayan. Ayan mga idol. Mas maganda sana siya kung mas malinis tingnan yung ating gas tank. So, sa mga susunod na araw, baka i-repaint ko rin to. Hindi sa gold kulay. Baka i-itim ko na lang din para mas litaw yung ating kinabit. So, ayan siya mga idol. Ganun lang siya ikabit. Yung ating rubber cap ng fuel tank. So, hanggang dun muna ulit tayo mga idol. Sa susunod kong episode, kita-kita ulit tayo. So, may binubuo rin akong rim set para kay Pitoy. So, abangan nyo na lang. This is G-Rider, Ride Safe, and peace out.